kami kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Happy Healing Morning, mga kapatid. Kumusta po ang inyong umaga? Sana laging buhay na buhay dahil nandito na kami ni Chef Tristan. Happy Healing Morning, Chef. Happy Healing Morning, Doktora. At syempre sa mga kapatid natin sa Tangub City, sa Misamis Occidental, sa Northern Mindanao. Yan. Ngayong araw po na pala ito ay pinagdiriwan nila ang Dalit Festival, Doktora. Today, isa pong piyesta na punong-puno ng sayawan, tugtugan at kulay. Maayong buntag po at Happy Thanksgiving. Yun. At naalala ko, Chef, nagdiriwang din po ng isang masarap na kapistahan ngayong buong buwan naman ng September. Apo. Ang mga kapatid po natin sa Bicol. Maray na aga uragon, mga paborito nating mga uragon dyan sa Kabikulan. At Bicol Food Festival po ngayon sa Naga City. At alam po nating napakasarap ng pagkaing Bicolano, Chef. Nako, Doktora. Diba? Yan, mga kapatid. Speaking of pagkain, alam niyo po naman po na ang must try sa Bicol, syempre nandiyan po ang kinunot. Must try, oo. Ang pinangat. Kumbaga, kilala po ang pinangat as laing. Yun. At ang, syempre, Bicol Express. Yan. Nagutom ako bigla, Chef. Ako din po, Doktora. Gutom na ako. Pero sa dami po ng masasarap na pagkain dito sa atin sa Pilipinas, hindi na po iba sa atin na magkaminsan o minsan napapadalas, napapasobra ang pagkain natin sa ating mga paboritong pagkain. At ito pong tatalakayin natin ngayon ay isang karamdamang dulot ng paboritong pagkain. Ano ba paborito mong pagkain, Chef? Baka yun ang maging dahilan ng pagkakasakit mo, ha? Mag-ingat ka. At dahil yung pong ating i-feature na kaso ngayon ng isang chikiting, ang magandang si Cheska, ay naku, yung mga paboritong pagkain niya po ang naging dahilan ng kanyang pagkakaroon ng karamdaman. Chikiting? Chikiting! Oo, 5 years old pa lang to, Chef! No? O tingnan niyo po, ang mga kapatid, ha? Sa edad na 5 years old, mas mataas pa kay Chef Tristan ang cholesterol ni Cheska. Mas mataas pa po ang kanyang uric acid kesa sa akin. Tumaas din yung BUN niya o yung blood urea nitrogen. Apo. Samantalang, bumaba naman yung hemoglobin na dapat sana ay nasa normal, Chef, no? At ito pa, mataas pa ang kanyang creatinine. Kaya nga po sinabihan na siya ng kanyang doktor na kailangan na po niyang magpa-dialysis. Yun ang malungkot doon, Chef. Doktora, at her age, ganun na po, kailangan niya na po talagang mag-undergo ng dialysis. Aba, sa dami naman ng karamdaman, Chef. Dinaig tayong dalawa. Naku, ano po ba yung makinakain yan? Ay, naku. Ano kailangan umalaman? Yung paborito mong si Charon. Naku. Paborito din niya yan. Kaya lang, parang mas madalas siyang kumain ng si Charon kaysa sa'yo. Ah, kaya ano pa? Yan. Alam mo ba, anong karne ang paborito mo? Halos lahat naman po yun. Halos lahat. Pero paborito mo ba ang karne ng kalapate? Mahilig po siya dyan. Mahilig? Alam mo naman kung gano'ng kataas ang kolesterol ng kalapate. Parang kolesterol po yan ng pugo. Kumbaga na yung nandyan po yung very high in fat and cholesterol level. Oo. Idagdag mo pa yung itlog ng kalapate na paborito rin ni Cheska na napakataas din po sa kolesterol. At paborito din niya, Chef, mga maasim na pagkain. At kapag maasim ang pagkain niya, ang sausawa naman niya ay asin. Apo. Pero naubos na yung ilaw na mangga, naubos na yung dalandan, yung asin naman ang inuubos din niya. At talagang ano po? Ang pihirang bata asin ito. Asin na inuubos ko. Oo, ubos lahat. Kailangan walang matira. Naku,
Asin, panoorin po natin mga kaibigan ang kwento ng kalusugan ni Cheska Shakira Pongtan dahil sa pagiging mahilig sa mga nasabing pagkain. Panoorin po natin ito. Ako po si Anastasia Muscosa, mama po ni Cheska Shakira Pongtan. Bunso ko po siya sa tatlong magkakapatid. Dati po kasi meron pa akong tindahan. Pinipitas po yung mga kikiriya. Tapos pag kumakain po siya ng prutas, gaya po ng santol tsaka dalandan, mangga, marami po siya kasi mag-asin. Inuubos na rin po kainin yun. Nilagnat po siya, mga 2 days po. Tapos po nung medyo pa wala nilagnat, suka naman po siya ng suka. Tapos po may kasabay na pagtatae. Tapos po nung mga time na yun, hindi na po siya nakakaihi. Bali po, puro sa bibig na rin tsaka sa ano yung labas ng fluid sa katawan niya. Tapos po, bali po na-confine po siya sa secondary hospital. Ang diagnosis po ng doktor, hindi na puro nagka-function yung kidney. Tapos nirefer po kami sa tertiary hospital na ano puro talaga, kidney failure. Tapos po, ang diagnosis po ng doktor naman doon, dialysis po talaga. Naalala ko po noon na meron po ako napanood na episode ng Healing Galing. Dated siya ng March 27, 2016. Yung pong ano, kidney condition. Nag-try po ako na pumunta ng Healing Galing sa may ano po ng Las Piñas. Sa may Elena Building po. Ngayon po ang lagi niya pong iniinda. Sa anong bago siya magkasakit na nakonfine nga po sa ospital. Yung pong binti niya, tapos yung tiyan. Lagi pong masakit sa kanya. Ako po talagang ano eh. Feeling ko mawawala na sa akin yung anak ko. Tapos po yung panganay ko kasama ko sa ospital. Siya po yung nakasaksi kung gaano kahirap magkasakit. Gusto ko na po saan gumaling na yung bata, anak ko po. Tulong po ng Healing Galing gamutan. Naku, doktora, alam niyo po na napakahalaga talaga ng role ng mga magulang sa kalusugan ng mga anak nila. Yung kung paano sila pakainin, kung ano yung kinakain nila. Kasi nandun po eh, dun yung makikita kung ano yung magiging, yung kalalabasan ng, well, yung kalusugan mismo, yung paglaki ng kanilang mga anak. Ang alam kong magiging maswerte ang mapapangasawa mo, Chef. Kasi wellness chef ka na eh. Oo naman po. Alam mo nang alagaan ang kalusugan ng, ano, eh, ng pamilya mo dapat eh. Pero totoo po yun, no? Marami po sa atin mga kapatid ang hindi nakakaalam na maaring magkaroon po ng high cholesterol, mataas na uric acid at problema sa kidneys kahit na nasa murang edad pa lamang. No? Kaya dapat po ang mga magulang ay tutok, no, sa tamang pagkain. At yun na nga, chef, no? Ang iba ay hindi alam na sa kidneys ang nagiging problema ng ating mga pasyente kung naghahalo-halo na ang mga komplikasyon. Kasi pansala yung kidneys, di ba? Kaya yan po ang kwentong susubaybayan natin, mga kapatid, sa umagang ito ngayong umaga, no? At ibabahagi po natin sa inyo kung paano nalampasan ni Cheska at ng kanyang mga magulang ang matinding pagsubok na ito, Chef, no? At yan po, gaya nga po ng lagi natin sinasabi, prevention is always better than cure. Kaya ituturo po natin kung paano mapapangalagaan ng mga magulang ang kanilang mga anak pagdating sa nutrisyon. Yan po. At aabangan nila, Chef. Yes, ito lang sa Healing Galing sa TV. Isa lang po akong concerned na tita. May 4 po kasi akong pamangkin at ako ang nag-aalaga sa kanila. Mahilig po sila sa mga sitsirya gaya ng ibang bata. Masama po ba talaga ito sa kanila? Ano po ba ang mas mahusay na pangmeryenda ng mga bata maliban dito? Katanungang ukol sa kidney, may kagalingan na kasagutan si Dr. E. Dito lang yan, kapatid, sa Healing Galing sa TV. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo kasama si Chef Tristan, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa TV5.